Okay, magandang umaga sa inyo lahat. Ito si Mayor Pete Noera, Prambin Male, Pangasinan. Mayor, magandang araw po. Maaaring po namin kayong tanungin itong mga ating mga concern ano, ng ating munisipyo. Patungkol na rin po, unang-una sa lahat, ito pong ating basura. Paano po ba natin sinusolusyonan ang basura natin sa ating munisipyo? Alam mo naman po natin na sa buong bansa, lahat talaga problema nila basura. Well, tama ka dyan, Tita Ara, no? Kasi unang-una, lahat naman tayo, kahit saan man sulok sa bansa, ay nagiging problema ang ating basura. Because we all know na kung titignan na natin, ang basura ay nasa paligid na natin yan. At of course, kahit na nasa paligid yan, ay kailangan natin mabigyan ng solusyon. Ano bang naibibigay natin na solusyon? Yun nga, nakikita natin na puro dagsa ang pagdadala ng mga bawat barangay sa MRF natin. Although, you know, na kung titignan natin, ang kapasidad lang ng ating munisipyo sa pagdadala ng mga basura, lalo-lalo na sa mismong kapunan, doon sa mismong Metro Clark, ay kung titignan natin, compared sa tumarating sa MRF, ay halos hindi, kumbaga, hindi balansyado. Ibig sabihin naman, hindi balansyado dahil kung titignan natin ang mga truck natin, we have only 3 trucks. And at the same time, yung volume na dumarating ay halos every day compared doon sa dinadala nila almost 2 trucks or sometimes it's 2.5 per day. Kaso ang naging problema, siyempre hindi naman lahat ng ating mga truck ay gumagana. Siyempre minsan marating yung mismong nakakaroon sila ng problema lalo-lalo na sa mga operational. Yung ibig sabihin operational, yung mismong kanilang maintenance ay minsan ay binaayos natin. So, minsan pag napapayos natin ay nadidelay ang ating mga pagdala ng basura. So, wala namang problema sa basura kung nata ay matugunan natin tungkol na may sapat tayong kakayahan, lalo-lalo na sa mga trucks na pangailangan. Despite na ganito pa rin ay ginagawa natin ng paraan. At the same time ay meron pa tayong propose na isang truck na para isang truck na bibili natin dahil alam po natin kulang yun. So, yun lang ang masasabi ko. Alam natin na ang basura ay talagang nandyan yan pero binibigyan ng solusyon. O, kamusta naman po yung segregasyon? Well, ang segregasyon na nakikita man natin ay nagagaling na yan sa mga barangay na dinadala sa ating MRF. At the same time, kinakarga na rin. At the same time, nakakumbin ng segregasyon sa Metro Clark. Sila na rin ang naging bahala doon. At yun nga, no? At maganda rin balita dahil unang-una, magkakaroon na rin ng Metro Waste dito sa ating Pangasinan, no, sa Ordeneta. And we have a talk na by August, mag-open siya. Sana mag-open na, no? Kung sakali mag-open na, mabilis na mabibigyan ng solusyon ng ating basura sa dahilan malapit lang dito sa amin, no? Pwede natin na sa isang araw, eh, pwede magdala isang truckload ay isang dalawa na dalawang beses na itatapon. So, unlike sa Metro Clark, ay isang beses lang sa isang araw. So, napakahirap din dahil siyempre, nung una sa traffic situation, pagpunta ng Clark ay malaking bagay na yun dahil sa oras ay dapat natin kamparan lahat yun. Okay. Sir, sa mga nagsusunog po ng kanilang basura, mayroon pa rin po bang gano'n na problema na pinaharap ang ating... Ay, sa mga nagsusunog, wala nga, pinagbabawalan namin yun. Yes, that's good to know. Namanggit niyo po yung sa traffic kanina, which is our second question po, Mayor. Yes, yes. Paano po natin na-address yung traffic ngayon sa ating munisipyo? Kasi kami galing pa kami bago. Isa na dito kami ng kanilang 10 o'clock, umabot kami ng 11:30 due to traffic. Ano? So, paano po yung aming sinakyan dito po sa mga barangay road na para lang iwas sa traffic. Pero unfortunately, when you go to the highway, traffic pa rin talaga. So, how do you address? Anyway, hindi natin malaman kung saan barangay yun dahil actually, pag nagagaling sa Dagupan, wala naman dumadaan sa barangay sa amin dito, kundi nasa highway lang. Pero kung sa traffic situation naman, ay wala naman problema dahil alert naman ang mga kapulisan dito. Nandito lahat at nakamumula siya at nandito ang ating hepe na siya na magpagsasabi nun dahil alam natin, ang ating hepe, yun ang tinitingnan parati ang traffic situation. Kasi ang ating chief of police ay mahalaga sa kanyang oras ang mga bawat mismong dumaraan, lalo ng mga motorista, ay binibigyan ng pansin dahil sa oras ay mahalaga para sa kanila. Opo. Mayor, tanong ko na rin po siguro mga dito katanungan. Alam po natin ano, na lahat po ay nangangailangan ng malinis na tubig. Yes. At alam po din po namin na isa po sa problema ata o concern ng ating constituents sa Bimali ay source of water. Yes, yes, sir. So, paano po natin natutulog na dito sa ngayon? Well, actually, yun din ang nagiging problema natin dito sa bayan ng Bimali, no? Kaya may patawag ang ating sangunin bayan
calling the attention of the Pamana regarding about yung mismong drip-drip na water system dito sa ating bayan. So, I do not know kung ano na nangyari doon kasi siyempre sila ay nagpatawag doon at tinatanong nila kung bakit ang ating bayan Binmalay during the time of the administrations of the Blue Ward ay napakalakas at bigla na lang nung karoon ng joint venture ay medyo humina ang tubig. So, ang ating sagunan ay kasalukuyan na sila ay napapatawag sa mismong pamana para alamin kung ano bang magiging sitwasyon at ano magiging solusyon kung sakaling itong patuloy na kakulangan ng tubig ay hindi na mabigyan ng solusyon. So, yun ang concern ng ating sanggunian. Even me, I let the auditor sanggunian to check and balance regarding about this water situation. Kasi kung hindi man lang natin maano, alam nyo naman na water is life. So, napakahalaga po sa atin, lalo-lalo na sa everyday use ng ating water, lalo-lalo sa mga nag-opisina, lalo-lalo na sa mga negosyante, ay bawat kilos, ay bawat kilos dito sa bayan ay pangailangan ng tubig. So, wala bang ibang solusyon, Mayor, aside from you talk to the sanggunian? Yun na nga po, at inaantay lang natin ang mga problema na kung ano talaga ang at bakit na ganito ay kasi marami na rin mga barangay na nanagkaroon dahil unang-una, wala silang tubig. Every morning, nag-iigib na lang sila or sa midnight, nag-iigib na lang in preparations for morning kasi alam nila na wala nang dumarating na tubig. So, ngayon, alam naman mo natin, ano, kapag tubig ang pinag-uusapan, ang kaakibat po niyan, kuryente. Yes. Oo. At nabalitaan ko nga po, natutuwa ko malaman, nalayan po kayong mga inalaga, ano, na solar lights sa ilan na lugar ng ating munisipyo. Pero siguro mamaya, pag-usapan mo natin yan. Pero sa ngayon siguro, tanongin muna namin kayo, kamusta naman po ang ating kuryente? Well, yun na number one yun, ano? Number one na yan, kahit na sabihin man natin, kahit mga ibang bayan, mga ibang syudad at lalo sa bansang Pilipinas, kumisan yun ang unang-unang bahagi na binibigyan ng solusyon kung paano nila ipababa yung kuryente. Dahil alam po natin na kung titignan natin, ibabalance natin ang isang ordinaryong tao na nagsusweldo pa lang, kung titignan natin, paano niya mababayaran sa kuryente kung hindi naman ibabalance doon sa mismong kanyang hanapbuhay. So, dapat nga yan. Isa nila na pag-aralan ng ating gobyerno, lalo na sa mga kataas-taasan, sana makita nila ang balancing dito sa ating atin sa mga kuryente, lalo na sa katubigan. So, mamaya, Mayor, pwede ba tayong mamasyal dun sa iyong inisyatibo na sinagawa na solar lights? Well, pwede natin makita yon at makikita na natin yan kung anong nagiging pagkakaiba na dati-dati ay medyo, ano natin, medyo madilim. Ngayon ay binibigyan natin ng mismong hindi magkakaroon ng ilaw. Sa dahilan na alam po natin ay kung titignan natin ay dapat maproteksyonan. Kaya nga ang ating kapolisyon ay nandyan sila na tumutugon sa lahat ng mga bagay na gusto lang maitulong, maiabot sa ating mga constituent dito sa bayan. Sir, are you promoting the use of solar lights? Yes, so unang-una rin ay bakit na yan. Bakit ako kasi unang-una ay sa ating hindi sapat na pagbayad sa mga paggamit ng kuryente dito sa ating bayan. Lalo-lalo na ay kung titignan natin ay dapat ay mabigyan natin ng pagbawas sa mga kababayan-bayarin ng ating bayan. Kasi kung titignan natin, meron pa rin tayong utang dito sa bayan ng Binmalay at tugon pa rin natin ang binibigyan ng solusyon dahil yun po ay utang po ng pastorization. Kaya up to now is we still have to pay the loans. Otherwise, kung hindi natin mabibigyan, dyan lahat mapupunta. Mga interest pa lang ay invest na magamit pa natin sa iba ay hindi natin magamit dahil napupunta na lang sa ganitong uri ng pagbayad. So sana ay kagaya nito ay kung pwede ay mabawasan, ano? Kasi pag once lang meron tayong mga solar, lalo na sa mga streets light, alam po natin na ginagamit na karamihan diyan sa mga barangay, ay di kuryente. Kung titignan natin, ay halos umiiyak yung mga barangay dahil sa lit na kanilang yung mismong bahagi ng kanilang porsyento sa bayan na unang-una, yung pagpapayad ng kuryente ay malaki. Kaya karamihan sa ngayon sa ating barangay ay more on solar. So, napakalaki ang tulong yan pag mayroon tayong solar, especially na alam natin na nag-reduce tayo ng mismong kabayaran sa ating mga utang sa
kita sa kuryente. So inaasahan ba natin na mas marami pa kayo sasagawa na solar lights? Well, actually, meron akong request mismo ng Department of Budget and Management through our Secretary Pagdanganan na requesting for a tigong 1 million na work of solars every barangay. So we have a 33, so 33 million. It was already, that request from our secretary was already endorsed to Department of Public Works and Highways. As per our request, and at the same time, yung mismong sulat na pinadala ko ay binigyan ako para alam ko kung yun ba yung nabigyan. At it was granted na sa ngayon ay nasa DPWH for a design on the worth 1 million solar for every barangay. So, inaasahan ba natin na mangyayari ko sa isa-sakasaparan din? Well, may sulat at binigyan na rin ng fundings. Actually, I have with me yung mismong sulat na yan. It was granted and it was forwarded to the DPWH. So, ito po yung aking sulat sa ngayon, which was April 29, 2024. Ito yung mismong sulat ko. I have wrote a letter which address April 8 to Honorable Amina Pangandaman, Secretary of Department of Budget Management. I have with me each barangay, I have a 33 barangay, composed of 33 barangay na tigmo 1 million. Nandiyan po yung ano yan. So ibig sabihin 33 million po 'yon. And actually ng ang Department of Budget Management, my letter was forwarded to Undersecretary Maria Catalina Cabral. So, kung titignan na di DBMDS reference number, nandiyan na po yung municipality. Out of the three proponent, nandiyan po ang pangalan ng Binmale na 2000-BA-0047089-E. Yan po, municipality installation of the solar street in the amount of 33 million. Na ito ay pinuruward na sa undersecretary. So, meaning, pag once na pinuruward na po yun, ang mismong Department of Public Works na ay sila na po ang magbibigay ng mga design and how much solar for every barangay na magagawa na worth 1 million which was endorsed by the Department of Budget and Management. Oh, wow, Mayor, aabangan namin yan. Well, ito po. Ito po. Ito po. Yeah, ang DPWH, ang mag-ano yan. Okay na namin. Yes, yes. Ngayon siguro, pahuluhin na lang po na katanungan, mensahe ko sa ating mga sa Bukiman. Well, ang magsasabi ko lang sa mga aking mga kababayan ay alam natin na ang trabaho ng mayor ay nandyan po parati, no? Ginagawa na lahat ng paraan pagtugon sa mga kahirapan dito sa bayan ng Binmale. And we know na hindi na basta-basta mabibigyan ng isang problema ng solusyon, pinag-aaralan. So, bago tayo gumikilos, dahil alam po natin ay bawat kilos ay pera ang ang pera ng bayan. So, lahat po, no? Maging sa mga AX natin sa Assistant to Individual Crisis Situation, ay pinag-aaralan natin kung paano natin ibibigay at may iabot sa kanila dahil alam natin na pangailangan ng bayan yon. So being it with also with our kapulisan, ang mga bagay na pangailangan nila ay binibigay natin dahil sa nila, sila naman ang nagbibigay ng solusyon sa bawat problema ng ating bayan in terms of, let's say, yung sa mga katahimikan ay sila ang nag-maintain na po dyan. So, lahat po, even our engineering, even sa halap po ng ating sangay ng ating munisipyo ay binibigyan na natin ng pasin para at least mabilis ang agarang servisyo para may abot sa ating kababayan. Well, we have already the finished projects and kumbaga, meron na tayong finished projects, meron pa rin tayo ongoing projects dyan, at meron pa rin projects na for bidding purposes na yan ay inaayos natin sa lahat ng bagay na pagkaso sa, dahil alam po natin this is people's money through their taxes, and same time ay alam po natin na sa aking administration ay all are transparent at bawal po ang corruption in my own administration dito sa bayan ng Binmale.